Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Tewena Vlogs. So for this video, dai, ay sasagutin ko yung tanong ni ng isa nating subscriber. Nag-comment siya nung nakaraang live ko. Sabi niya, dai, pag birthday ba, may binibigay si amo mo. So paano nga ba mag-celebrate? I-share ko sa inyo pangatlong birthday ko na dito sa Hong Kong. So unang birthday ko, dai, I'm really surprised talaga, you know that. Sanay kasi ako na lumaki ako na parang walang celebration kasi wala namang pera eh, lalo na nung bata pa kami din nung lumalaki, wala ganyan lang. Then it's really, I'm very emotional talaga pag may nag-grade sa akin. Naalala ko nga noon, nung second year high school ako na, mayroon akong best friend nung second year ako. Then, nung pagka third year namin, nagkahiwalay na kami ng section. So, talagang pinuntahan niya ako para i-grade. Then, alam mo yun, sa sobra kong, nabigla ako kasi, hindi na kami ganun ka-close, hindi na kami laging nagkakasama kasi ibang section na nga kami. So, naiyak ako, nag-walk out ako. Alam mo yung tinawag niya ako din nung binati, may kasama na rin siyang ibang friend, din binati niya ako happy birthday. Wala, bumalik ako ng room din na ano ba pakiramdam nun? Hindi ko mapigilan yung pag-iyak ko, nahihiya na ako humarap. Ganun ako. Then, until now, mas nahihiya. Lalo akong nahihiya pag maraming bumabati sa akin kasi maiiyak ako niyan. Hindi ako sanay na ganun ba na may bumabati ng nag-greet sa akin. Nahihurts. Hindi ako parang baka hindi ko mapigilan na maiyak. Ganun ako. So, nung dito ako sa amo ko, hindi ko expect na may pa ganun silang ginawa. So, nagtatrabaho pa din. Kasi alam nyo yung ibang amo, pag during birthday, pinapa-off nila. Pag birthday mo, pinapa-off nila. Dito, wala namang ganun. Pero, nagulat lang ako kasi, nung magtatapo na ako ng basura, dai, then, wala akong kaalam-alam na may ganun pala silang plano. So, nung nagtapon ako basura, dai, pagbalik ko, sabi ko, bakit patay ang ilaw? Then, ayun na nga, sinindihan na ni among lalaki yung kandila, sa cake. Then, kumanta sila happy birthday, pati yung alaga ko, yung amo kong babae. Kumakanta sila din, yung amo kong lalaki, palabas siya ng room, then kumakanta din. So, parang maiiyak nga ako noon. Then, tatawa-tawa na lang ako. Thank you. Then, picture, sabi nilang ganyan. Then, ako naman kasi yung buhok ko niyan sabog-sabog. So, binasa ko muna ng konti yung buhok ko sa CR. Then, parang, parang naiiyak nga ako noon that time. Then, pumunta ako ng CR. Then, ginanon hapay-hapay na ako akong buhok. Ay, mag-picture daw kami. May picture nga din kami nung alaga ko noon eh. So, I'm very happy lang kasi may ganun silang pa-surprise sa akin. So, for the first time na nag-birthday ako sa ibang lugar, ganun. So, nung pangalawa naman, dai, hindi ko rin expect kasi, pero in advance kasi nila, kaya na-surprise din ako. Anong 14 ata nag-Disneyland kami sa hotel. Sila pumapasok doon sila sa Disneyland din, ako at nung baby at nung lola na iiwan sa hotel. Then kinagabihan noon galing sila sa Disneyland, doon sa Pasyalan, doon sa Disneyland, ano ba 'yun? Basta yun sa Pasyalan kasi nasa kami, Disneyland din, pero sa hotel kami nagstay yung newborn kong alaga din, yung lola at ako. Nung pagkagabi, alas 9 na ata, alas 10 na sila dumating. So, gising pa ako kasi andyan pa sila. Then, nung pagdating nila, wala namang dala. Tapos, biglang may nag-doorbell. Then, may binigay. Then, sa akin pala, para sa akin pala. So, ano naman siya, dai, kanang towel may decorate na
naka dinisen ba na cake din may decorate ng Hello Kitty, Mickey Mouse and Minnie Mouse na gaganoon. So na surprise din ako kasi advance 14 March 14 pa lang in advance na nila. Then nung pagkaumaga noon, sabi sa akin ni among lalaki, may vlog nga ata ako. Ay, dinilit ko na pala. May vlog nga ako that time. Super happy din ako kasi, alam nyo naman, diba? Taga-bukid ang lola nyo. Nung sabi ni among lalaki, pagkagising ko, kasi alas 6 ako nagigising, diba? So, tumayo na ako, naghugas na ako ng bibiro ng alaga ko. Eh, that time, wala pa yung, hindi pa umiyak yung alaga ko. So, sinabi, binigyan ako ng bread ni amo, lalaki. So, sabi niya, you can go in 1 hour, you can walk. Basta walk daw ako. English kasi dahil nahirapan ang lola niyo. Makalibot-libot ba ako? Super saya ko kasi alam niyo naman, pag hindi ka sinabihan, so hindi ka talaga makakaikot kasi that time nga, nasa hotel lang kami. So, super happy ako kasi sabi ko, wow, pinapa-experience nila yung sa akin nga, ganito ba? Yung tuwang-tuwa lang ako. Then, ngayon, pangatlong birthday natin, ano. So, nakalimutan na ata nila. walang greetings. Hindi rin naman kasi ako lumabas. Late na din ako lumabas ng room. Walang greetings. So, ito, natanggap ko naman to nung nakaraang linggo. Bigay naman to ng mama ni among lalaki. So, ayan, masaya lang din kasi siguro baka hindi na nila ako i-renew dahil yun ang nararamdaman ko. Feeling ko lang. Kasi parang wala na nga ako silbi. Last kasi na ano day, nitong week lang natuto ng maglakad ang alaga kong maliit. So ang gusto kasi ni amo, patulogin siya ng 3 times a day. Pagkatapos ng agahan, tanghalian, at pagkatapos ng merienda. So natutulog lang siya sa gitna pagkatapos kumain ng lunch. Pero ang importante dun, nahirapan nga ako pag sa umaga, nauubusan ako ng oras pag pinapatulog ko ba siya sa umaga. Kasi ayaw na talaga matulog, then mauubos yung oras mo, din kailangan mo mag-market, mag-prepare ng food. Kasi yung alaga mo kailangan pumasok around 11:20, kailangan nahain mo na yung pagkain. So hindi ko siya talaga napapatulog ng pagkatapos ng breakfast, hindi ko siya napapatulog. Then, pagkatapos lang niya, 12, ganyan, doon ko lang, pagkatapos ng lunch, doon ko lang siya napapatulog. Then, sa hapon din, tinatry ko kasi pinapatulog talaga ni amo. Gusto niya talaga matulog. Napatulogin yung alaga ko. Diyos ko, nauubos yung oras ko. Hindi na ako nakakamap. Hindi na ako nakakalinis na floor. Nauubos yung oras ko doon. Ayaw niya talaga. Then, kahapon, Sabado, dumating sila, iniwan kami ng lola at nung bata, sila mag-asawa at yung panganay kong alaga pumunta ng school. Din ang nangyari, ganyan, pintrinay ko patulugin, ang tagal, na ubos ng yung oras ko doon. Ayaw talaga, nagngangawa talaga, gumagawa talaga siya ng paraan. So ang ginagawa niya dahil yung ulo niya, pinupumpom niya sa ulo ko, ginaganon niya, din iiyak siya ng malakas. Pag iniiwas ko naman, gaganon na naman siya. So, nahirapan talaga ako din. Sumurrender na ako. Hala, kayo, namamaga na yung mata, kakaiyak. So, ngayon, dumating around alas 4, dumating yung amo ko. Nagtanong sa mama, natulog ba ang bata? Pero salita nila, pero naiintindihan ko naman na kasi, hindi, malakas ang iyak, sabi nung lola. So, ay, parang, yung amo kong lalaki, parang galit siya. Kasi hindi ko nga magawa-gawa na ano, mapatulog. So, ang ginawa nila, pinakain nila ulit, baka daw gutom. Pinakain nila ng prutas. Pagkatapos noon, sinubukan ng amo kong lalaki na patulogin. So, sabi ko, pag natulog tong alaga ko, iisipin ko na naman talaga na wala akong silbi.
Kasi napatulog niya ako, hindi ko nasunod-sunod na araw, 3 days, 4 days ata na hindi ko na napapatulog ng hapon. So buti na lang hindi natulog yung bata. Alas 6 na lang, alas 4, alas 6 na lang, hindi natulog yung bata, iyak ng iyak. So nagagalit na nga yung amo ko, pati yung amo kong babae nadadamay. Natatakot ako pag ganun. Kasi nagbili ako ng ako sa kusina din, yung amo ko nag-vacuum, maingay. Sinigawan niya. Tapos binagsak yung pinto. So yung nagagalit na. Yun ang iniisip ko, baka iniisip na wala akong silbi talaga. Then yun na nga, hindi natulog. So nag-usap, dumating din yung may bisita din kami kahapon, yung mama at kapatid ni among lalaki dumating. Ewan ko, nag-uusap sila ng na parang pabundak nga yung boses nung So no choice, wala. So morinder din yung amo ko. So ayun, sabi ko buti na lang hindi na natulog yung alaga ko, kay malaman nila kung gaano kahirap. Then si amo kong babae, nung paglabas nung alaga ko, kasi pag nasa labas na siya, day, masaya na siya. Pag sa loob, iyak siya. Sa loob ng room niya, iyak siya. Pag nasa labas, mati. Masaya siya. So yung amo ko, that time kadadating ko lang ng bumili ng bigas. Then yung amo ko nagluluto. Then sumilip siya nung paglabas ng alaga ko. Sabi nung amo ko, hindi talaga napatulog. Sabi niya ganyan. Sabi ko, ang hirap na niya amo patulugin. Sabi ko ganyan. Hindi ko na binanggit na pinupumpom niya yung ulo niya sa ulo ko. Kaya lalo siyang umiiyak. Pero nakikita naman nila sa CCTV yun. So hindi ko na binanggit. So yun ang feeling ko. Baka hindi na tayo marinyo at iwas na rin sila siguro sa LS na tinatawag. Kasi mostly sa mga amo dito, pag pangatlong kontrata, hindi na nila nire-renew yung helper. So, kaya good luck to me. So, ayan lamang for this video, day. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!